To those who doesn't know me or first time sa channel namin, my name is Jane. I am a full-time mother. Today, i-share ko sa inyo how to successfully potty train your toddlers or your little ones. Ito yung potty ni Andy. Hindi na to ginagamit because she is 100% fully potty trained, toilet trained at the age of 2 years and 3 months. So if you want to know more about this video, I hope I can help you. Continue watching. Ayan. Simulan natin. Nagtali na nga pala akong init kasi. So simulan natin sa potty na to. Nabili namin to sa SM Center when Andy was, 1 year and a half. And ano lang yata to, around 300 something. I forgot na. So it comes with this. So pag hindi pa ready si Junakis nyo na magwiwi sa potty, pwede upuan. Expose nyo lang. Show mo lang sa kanya. Upo-upo lang siya. But before we go there, let me give you a little background kung paano ba na potty train ang anak ko. At an early age of 6 months, si Andy umuupo na siya sa toilet bowl. I'll insert the picture below nung 6 months old siya dito. Ayan. Now, 3 months old, we started exclusively diapering Andy. I guess it helps. I'm not sure. Of course, iba-iba naman yung mga anak natin. Now, 5 and a half months old siya, napansin ko, nakita ko yung make face niya, yung itsura niya pag napupupo na. So, alam ko na. But, I waited for 6 months or yung she can sit on her own comfortably para iupo siya sa toilet bowl. This is not to force. Huwag niyong tarantahin ng baby niyo. So, what I do is sobrang for half a month, so 5 and a half months old hanggang 6 months, alam na alam ko na yung cue niya if she needs to poop. Alam ko yung itsura niya. So, nung ready na talaga siya, finally, she can sit on her own comfortably and I know she's ready to sit sa toilet bowl. So, we started it at 6 months. So, what I do is, iupo ko lang siya. I-remove ko lang yung, ano niya, pabilisan lang yun. I-remove ko lang yung cloth diaper niya. And then, iupo ko na siya. And she's done. I-wash ko na siya ng water. And this continued until 1 year. Tapos, nung nag 11 months to 1 year, nag-attempt ako na alisan siya ng diaper, as in panty. Panty siya sa morning, presko time. I know cloth diaper is breathable, but not really 100%. So, may panty time siya, may presko time si Andy. So that she can feel yung flow ng wiwi pag mag-wiwi siya. So, yun. So, it helps a lot. Now, so, napansin ko na every time, nung ginawa na, simula na kong mag-wear ng panty, every time na nawiwiwi siya, hindi siya nagwiwi sa kanyang cloth diaper. Gusto niya alisin. Nakakatawa kasi pag inalis mo yung cloth diaper, saka siya magwiwiwi. Sabi ko, oh my God, nag-worry ako. Baka nag-hultong anak ko, magka-UTI siya. So, to cut the long story short, si Andy, it's a slow process. So, nung nag 1 year, bumili nga kami nito. Nitong potty. Let's start with this. Si potty, so initially, inuupuan niya lang to. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam gagamitin. So, upo-upo lang siya, ganyan. So, sabi ko sa asawa ko, naku, masasayang yata yung perang binili namin. So, bali, inuupuan naman ng bata. So, okay na yun. Tapos, if my memory serves me correctly, 1 year and a half, si Andy, di na siya talaga nagwiwiwi sa kanyang diaper. So, ginagawa ko, after two hours na nagdede siya, alisin ko yung diaper, pa-open ko siya sa toilet bowl. Ngayon, pinapakita ko sa kanya yung video. So, naging gano'n na nga. So, si Andy ay naging semi-potty trained. Ibig sabihin, sa all day time, hindi siya nagda-diaper. Tapos, paglalabas na kami, dina-diaper ko siya. Now, ang tanong, paano ko siya na-expose dito? Paano ko sa paggamit ako kay Andy? Ang ginawa ko, nag-start ako ng mga videos sa YouTube.
pinakita ko sa kanya na yung bata, yung baby, yung toddler, kaedad niya, umuupo sa potty. Tapos, dinaunloadan pa siya ng nursery rhyme about sa potty. So, she has an idea kung anong ginagawa. Tapos, nung nakita niya, nakamukha ito dun sa mga video na napanood niya, dun siya na-curious. Now, tapos, pag nawiwiwi siya, di ba remember, every 2 hours, pinapa-wiwi ko siya. Now, instead of dalhin siya sa toilet, is, dito ko siya pinapaupo sa potty. Sa potty ko siya dito pinapaupo. Dito. Yan. Dito yung sasalo yung wiwi, yung oo. Ngayon, not to confuse the child. Because if you introduce both the toilet and the potty, it can be very confusing. Di niya alam kung sa toilet siya or sa potty siya oo. So, I stopped the toilet muna. Dito ko muna siya para matutunan niya. So, nag-stop muna ako. So, dito siya napupupo. Dito siya nagwiwiwi. So, pag nag-wash na siya, after niya pumupo, iupo ko siya sa toilet bowl, tapos iwa-wash ko. Hanggang sa napagod na ako. And then, I taught her na pagpupo, doon na lang sa toilet bowl, and pagwiwi, dito sa potty. Now, at the age of 2 years, si Andy ay 100% potty trained. Hindi pa pala. Yung travel, ang ginagawa ko, may hack pala ako, ma'am. Nung at age of 2 years old, si Andy, hindi na nagda-diaper sa daytime, hindi na nagda-diaper sa nighttime, nagda-diaper na lang siya pag nagta-travel. Ngayon ang problema, pag nagta-travel, hindi siya umuwiwi sa diaper. Travel means, kunwari uwi kami ng Bataan, magbabas kami for 4 to 5 hours with one stop. So, para lang maiwasan mag-hold siya ng diaper, ay ng wiwi niya, dina-diaper ko siya kasi ayaw niya. So, now I learned, ginawa ko dito sa potty, kinukuha ko to, dinadala ko to, nilalagay namin sa bag namin, kasama sa mga gamit, and then, for sure nakita niyo to sa YouTube. Nalagay ko yan ng plastic dyan. So, nakunwari, nakaupo kami sa bus, tapos sabi niya, wiwi. Paupuin ko lang siya dito, any position, barin ko yung short niya, and then upo siya, and then tatali ko to, tapos meron ako sa plastic ganyan, and then ipunin ko siya. Pero very rare naman na umagwiwi si Andy during the yung travel, yung mga biyahe. Like nasa grab car, or basta it could take an hour or more, dinadala ko to. Now this comes very handy. Lalagay ko siya sa travel bag namin. Kunwari, mag-staycation kami sa hotel or mag-sleepover kami sa pinsan ni Andy. Ito, dinadala ko to. Dito siya nagwiwi paggabi, kahit sa kwarto, sa room namin. Ito yung pinaka-arinola niya. So, I make sure na dala-dala namin to sa hotel, sa ibang bahay, basta doon kami matutulog. O kaya kahit all day lang kami doon, kasi medyo hassle pawiwiin si Andy sa toilet pag nasa ibang bahay kasi mas gusto niya naglalaro, mas na-excite siya sa mga kalaro niya. So, pinapaupo ko na lang siya dito para lang maiwasan na nag-hold siya ng pee niya. So, yun na nga mga inay. Again, pagdating sa pagpa-potty train ng ating mga anak, huwag natin silang pilitin, ano? Kasi, kahit anong pilit natin, hindi rin natin yan mapipilit talaga kasi it will come naturally galing sila, magkukusa sila. So, our job is just to introduce them. Sabi nga nila, soft potty training. So, let the baby lead. So, just show them, sila pa rin, sundan mo sila kung anong gusto nila. So, pag na-expose na naman sila, ang tawag dyan, eventually, mapapotty train din yan eh. So, what I do nga pala, isa pa sa mga naging helpful tips na ginagawa ko, whenever na magwiwi ako, magpupup ako, binubuksan ko yung toilet, I let her see. Ang advantage ng baby girl, yung anak mo, this is a girl to girl na ano, is it's okay to do it. I'm not sure, I cannot speak in behalf sa mga may anak na baby boy, because I only have a daughter. So, there. So, nakikita ni Andy na, biniverbalize ko lang na, wiwi lang si mommy, wiwi. Tapos, gaganong-ganon ako, I'll make sounds. And then,
nung I was teaching her to wiwi sa potty, I would tell her, wiwi, dito ka wiwi, shh, wiwi, ganun, ganun. Magawa ako ng sounds. And then, now, let's talk about transitioning from the potty to the toilet. So now, sobrang comfortable na siya sa potty kasi townhouse yung bahay namin, up and down. So we sleep sa taas. Hindi pa kami nakapag-extension, wala kaming CR sa taas. So I would bring her pag sleep na, sleep time, bring her sa taas and then kasama to, ito yung winiwiwian niya. Pero pag nasa baba, sa toilet talaga siya, magwiwiwi, magpupupo. Now, si Andy medyo matagal siya nagsalita ng wiwi at pupo. Siguro mga ano na, 2 years and 6 months? 2 years and 6 months. And she is now 3 years, 3.5 years old. Now she can verbally say, pupo, wiwi, wiwi ako, pupo ako, ganon. Pero siguro isa sa advantage yung kaya sobrang strong yung non-verbal communication namin ni Andy nga. Since we started 6 months until 2.5 nga. So wala talaga yun. Hindi siya nagsasabi ng oo, wiwi. I just know kung if she has to go, kailangan niya magpupo, magwiwi. So ganon. Now, the transition from this potty. Now, kailan namin to nilet go? Nung lumaki na si Andy, and ito, limited lang kasi to sa gano'ng kalapad yung puwet, yung balakang ng baby nyo. So, nung to the point na, ang sikip na sa kanya, pag inupuan niya ito, yung potty niya, nilet go ko na, siguro mga ano yon, medyo chunky kasi si Andy, oh, chubby-chubby. So, nilet go ko na, sabi ko, ito na lang gamitin natin, wag na yon kasi masikip na. So, tinago ko na to siya sa drawer. Tinago ko na to sa cabinet. So, ito na yung ginagamit niya. Now that she's 3 years, ano ba, 2 months lang, 2 months ago, sa taas, nakikishare na siya ng arinola ko. 2 months ago, I decided na rin na mag-arinola kasi tinatamad na ang bumaba pag nawiwiwi. At saka ito kasi, medyo maliit na sa kanya, lumalapad na ang ano, balakang ng anak ko. Tapos, may fear ako na pagtayo niya, didikit sa puwet niya, tapos matatapon. May ganong ilang instance na natatapon yung wiwi niya sa floor. So, na-hassle pa ako kapag lilinis. So, instead, I made her share with me yung arinola. I'll insert a picture here. Arinola, for sure, alam niyo naman na arinola. Sa amin yung, hindi yung small, yung mataas. Ayoko ipakita sa inyo kasi medyo ano siya. Madumi. Kaya ayoko ipakita. For sure, alam niyo na may tsura ng arinola. Ayan, picture ng arinola. Yung pang-adult. So, nakaka-amaze. So, as of now, at the age of 3 years and 3.5 years old, si Andy, she sits in the toilet bowl on her own. Minsan, magugulat na lang ako kung may ginagawa ako. Bigla na lang, oo, ako. Tapos, ang bilis niya, nakaupo na sa anong toilet bowl. Ang fear ko lang kasi baka madulas, baka basa yung floor ng CR. She, ano, binababa niya na yung ano niya, yung shorts niya on her own. And, sisigaw na lang siya, wash puwet. Kaya ganun siya, mami, mami, wash puwet. So, nagsasabi na siya na wash puwet. Pagdating naman ng wiwi, sabi niya, wiwi, wiwi. So, ganun din, naupo lang din siya. Minsan naman, ialalayan ko. Pag alam kong wet yung floor ng CR, kaya assist ko siya. Pag alam ko namang hindi, I'll let her be. Bahala na siya. Kaya niya na yon. So there, I hope I covered everything. Everything that you know. Again, disclaimer, I am not an expert. I am sharing to you just what I have experienced, yung mga ginawa ko sa potty training journey namin ni Andy. And I guess 2 years and 3 months, exclusively full-time potty train, toilet train is a good development or progress. Ano ba I must say? Tama ba yung word ko? There. So, ayun. Good luck sa inyo mga inay. Graduate na ako sa potty training. You'll get there. Don't force. Huwag nating i-force ang ating mga anak. Expose lang natin sila. Let them know how it works. Kasi ginagaya lang naman tayo, sabi nga nung Peja, what monkey do, monkey does. So, kung ano yung nakikita nila sa atin, gagawin din nila yan. So there, magbabay na tayo. Bye-bye. Thanks for watching. Opo dito. Kamot ka dyan. Kapot.
Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe. Bye.